Hello, favored. At sabi ko nga, tinagpala tayo ng Diyos this morning. Mga kapatid, ating kinagawian, kinasanayan, at kinaugalian na bago tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo muna ay nagdideklara ng mga mabubuting bagay. Remember that we are the prophet of our own life. Mga kapatid, tayo ay propeta sa ating mga sariling buhay. Kaya kung ano po ang ating dinideklara, yun po ang magpamanifest sa ating mga buhay, mga kapatid. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin ang Diyos. Mga kapatid, we cannot deny the fact that sometimes in the world, nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng problema, nakakailangan tayo, but praise God, as what we have said, God is able to make all things beautiful. Kaya pabutihin, painamin, pagandahin ng Diyos, ano man ang hindi maganda na ating nararanasan. Sansan tayo po, brethren in Christ, ang ating series about the attributes of God, and we are now here in book 3, and we are about to be done, mga kapatid, because ito ay pangalawa sa huli, meaning to say, sa susunod na linggo will be our last topic sa book 3, at again, ito po ay hanggang book 5, because the more we know the Lord, the more we will trust in Him. Entitled, who He is within us. Sino ba ang Diyos? Habang siya ay nakapanahan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. In Psalms 57:1, Amplified, be merciful and gracious to me. O God, be merciful and gracious to me. For my soul, take refuge and find shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. Ang Diyos ang ating kumplihan, tanggulan sa panahon ng ating mga kabagabagan. Let us review, brethren. Part 1, tinalakay po natin siya ang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. Part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. Part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siya ang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5. And part 8, siya ang Diyos ng kasapatan. He is the God of satisfaction in 2 Corinthians 12:9. And part 9, siya ang Diyos ng kasagutan. He is the God of answer in Jeremiah 33:3. And part 10, siya ang Diyos ng katugunan. He is the God of provision in Genesis 22:7-8:14. And part 11, siya ang Diyos ng kabuhayan. He is the God of life in John 14:6. And part 12, siya ang Diyos ng kaginhawaan. He is the God of prosperity in 2 Peter 1:2. And that was last Sunday. Ating pong inacronym, ang acronym na DPWH. Declaration will make us prosperous. Prayer will make us prosperous. Word will make us prosperous. And honoring will make us
prosperous. And these are the acronym of the acronym DPWH. Declaration, prayer, word, honoring will make us prosperous. Kaya huwag mawawala ang pagdideklara, ang panalangin, ang panghawak sa salita ng Diyos, at pag-honor natin sa mga men and women of God. This morning, brethren in Christ, we're now here in part 13. Hallelujah, siya ang Diyos ng kapahingahan. He is the God of rest. Brethren in Christ, at kinuha po natin yan sa Luke 6:5 at ating pong basahin. At sinabi niya sa kanila, ni Jesus Christ, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang Sabat, yan po ay Hebrew word ng kapahingahan. And in English, Good News Bible, and Jesus concluded, the Son of Man, which is Lord of the Sabbath or rest. Kaya mga kapatid, very awkward na we have Jesus, yet wala tayong kapahingahan. Kasi ang sabi ng Bible, Jesus Christ Himself is our Sabbath. He is our rest. Praise God. Kaya automatically, mga kapatid, na pag may Jesus tayo, dapat may kapahingahan ho tayo. Because Jesus Christ is the Lord of Sabbath or the Lord of rest. Ang tunay na kapahingahan ng tao ay hindi ho kamatayan. Mga kapatid, kaya nakalagay sa lahat ng mga namatay na doon sa kanilang lapida, R.I.P. Rest in peace. Pero mga kapatid, you don't need to die para maranasan mo ang kapayapaan ng Panginoon. Listen up, church. Makinig kayo. It's time to listen. Hindi po, it's time to talk. Praise God. Hallelujah. Ang mga patay, mga kapatid, ay hindi talaga sila nagpapahinga. Bakit? Kasi yung mga napunta sa impyerno, sabi ng Bible, day and night, they are tormented. Kaya ano po ba talaga ang tunay na kapahingahan ng tao? So as what I said, hindi mo kailangan mamatay para makaranas ka ng kapahingahan. Tama ba, mga kapatid? Kahit nabubuhay ka, pwedeng makaranas ka ng kapahingahan sa Panginoon. At narinig ko lagi, pag may Jesus ka sa buhay, automatically, you have, mayroon kang resting place, mga kapatid. Tingnan po natin ang attribute. Jesus is the maker of the Sabbath. Ginawa ng Panginoon ang Sabbath or yung rest para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabbath. And then Jesus is the master of the Sabbath. Siya ang nasusunod. Siya dapat yung mamamagnify sa panahon po ng rest. And Jesus is the minister of the Sabbath. Bakit? Kasi kahit, next slide na tayo dyan, kapatid. Ang dami ko nang pinagsasabi, sundan niyo ako. Hallelujah. So mga kapatid, si Jesus ang ministro ng Sabbath because kahit sa panahon ng Sabbath, nagpapagaling ang Panginoon. Amen? Nagmi-minister ang ating Panginoon. He's not only the maker, He's not only the master, He is also the minister of the Sabbath. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay may kapahingahan. Mayroon pong taong nag-request sa lahat ng mga painters to portray ng tinatawag na peace. Ang iba, nag-draw sila, nag-paint sila ng mapayapa ang dagat, hindi maalon, matahimik ang palibot, and that's how he portrayed ng kapayapaan. The other one, naguhi po siya ng wasak ang mga puno, wasak ang mga paligid, giba ang mga bahay, and there was a bird, mga kapatid, na nasa sanga na palig.
at umaawi siya. So ngayon tinanong ng judges kung sino sa kanila ang nag-portray ng kapayapaan. And then the judges concluded na ang tunay na nagpahayag ng kapayapaan ay yung ibon na umaawi sa gitna ng magulong panibon. Bakit? Kasi ang rest, bakit ko binabanggit ang kapahingahan, it doesn't mean na wala kang pinagdadaanan, wala kang nararanasan, wala kang kinakaharap sa buhay. You can be rested even mayroon kang pinagdadaanan sa buhay. Amen? Wala yata ang kausap. As what I said, you don't need to die for you to be rested. All you need to do is to have Jesus in your life because Jesus is our rest. Sabi po ng Exodus 28 and 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat. Birthday, paglalaba, paglilinis ng bahay, lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Assignment man yan, homework man yan, anuman yan, anumang gawa. Ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae kung ikaw ay mayroong mga katulong, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Earnestly remember the Sabbath day to keep it holy. Withdrawn from common employment and dedicated to God, 6 days you shall labor and do all your work. But on the seventh day is Sabbath to the Lord your God. In it, you shall not do any work. You or your son, your daughter, and manservant or maidservant, your domestic animals, or the sojourner within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, and rested the seventh day. That is why the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, set it apart for His purposes. Napakalinaw ng Bible, mga kapatid. Nasabi ng Bible, anim na araw tayo magtatrabaho, gagawin natin ang lahat ng mga trabaho, at pagdating sa ikapitong araw, which Sabado nga yun, mga kapatid. Pero sa Israel, ang kanilang rest day is seventh day, which pumapatak ng Sabado. Pero sa atin, sa Asia, ang ating rest day is not Saturday. Ang rest day natin ho ay Sunday. Kaya dapat ang Sunday, ibinibigay natin sa Panginoon. Malinaw naman mga kapatid, wala, hindi ka gagawa ng anumang gawa. Iseset aside mo ang pahinga mong araw with Sunday sa atin sa Panginoon. Mga kapatid, at ang sabi ng Bible, ang mga katulong mo, ang anak mong babae, ang anak mong lalaki, ang asawa mo must be in the church. Kasi gusto ng Diyos, buong pamilya. Sabi mo nga, pamilya. Magsalita kayo, sabi mo, pamilya. Naiintindihan nyo naman, di ba, ang scripture? Ikaw, ang tatay ang kausap, ni ang anak mong babae, ni anak mong lalaki, walang magtratrabaho. Yung mga hayop nga, hindi pinagtratrabaho, araw ng pahinga, tapahinga din ang mga hayop dapat. Praise the Lord. Kasi, sila po din ay nilalang. Tayo din po ay magpahinga. Sabi ko nga, mga kapatid, sa pag-aaral na sabi ng mga doktor, ang katawan natin, need rest.
Kasi kapag hindi na po natin ipinahingayan, masisira yan, magkakasakit yan. Hallelujah. Tulad po ng mga call centers. Alam niyo po kung bakit maraming namamatay sa call centers at ang ikinamamatay ay yung pagpupuyan. Kasi ang pag-re-renew yung pala daw ng mga cells natin, according sa doktor, ay between 10 p.m. hanggang 4 a.m. Ulitin ko ha, according sa mga doctors, ang pag-re-renew ng ating mga cells sa katawan between 10 p.m. hanggang 4 a.m. Ngayon, kung gising ka ng alas 10 hanggang alas 4, ang katawan mo hindi nakakapag-renew ng cells. Kaya vulnerable sa pagkakasakit. Kaya yung mga nagko-call center, gising sila sa mga oras na yan. Kaya ang kanilang katawan hindi nakapag-renew ng kanilang mga cells. Following ba, church? Kaya ang Diyos nagbigay ng rest day para pagpahinga naman natin ang ating mga sarili. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, pagod tayo. Bakit hindi natin papagpahinga na? Magina na, pag hindi mo pinagpahinga, nasisira yan. Tama ba mga kapatid? O sabi mo sa katabi mo, ang linggo para sa iyo yan. Hallelujah, di ba? Hindi pati linggo, trabaho tayo. Sabi ko nga, sige, magtrabaho ka 24/7. Nakaipon ka na malaking pera. Pag tinamaan ka ng sakit, kulang pa ang naipon mo. Tama ba mga kapatid? Kaya nga, sa mga nagtatrabaho, nung nag-manager ako sa Rapide, nagtanong kami sa mga employee, sabi niya, how to be effective na employee. Isa sa mga employee ang sumagot, sabi niya, we need nap para kami maging effective na manggagawa. Ibig sabihin, may panahon na magnanap kasi bakit? Hindi ka magiging productive eh, hindi ka magiging effective kung puyang ka, tama? Para wala akong kausap yan. One of the thing na para tayo maging productive is to have rest. Sabi mo nga ulit, pahinga. At ang pahinga na yan, maliwanag na dapat ang buong pamilya natin, anak mong babae, anak mong lalaki, asawa mo, mga kasama mo sa bahay, dapat nasa church lahat. Is that clear and loud, mga kapatid? Joshua 1:13. Alalahanin niyo ang salita na inuutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoon ng Diyos at ibibigay sa inyo ang lupain ito, Kanaan, yung promised land. Remember what Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God is giving you of this 2.5 tribes a place of rest and will give you this land east of the Jordan. Again, yan po ang Kanaan o yung promised land. Kaya mga kapatid, sabi niya, alalahanin mo yung inuutos ng Diyos, praise God, sa ating na mga ninuno. At ang sabi ng Bible, magbibigyan ka ng Diyos ng kapahingan. Sa bagong tipan naman, sabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 1:7, at kayo mga pinighati, sino nakakaranas ng pinighati or bighati? Hallelujah. Nakakaranas tayo wala. Minsan ang mga magulang na pinighati sa mga anak. Kadalasan, pinighati, praise God. Hallelujah. Sabi niya, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagtilingas na apoy. And to recompense who you are so distressed. Matindihan na distress. Ang laki na ng anak, Diyos ko, hindi pa makatulong. Distress. Alam niyo po yung nanay namin, hindi namin masisi kung bakit kami 13. Sinanay namin, walang ginagawa yun. Mag-uutos sa'yo, ikaw maglaba ka, ikaw magano ka, ikaw maglinis ka, ikaw magwalis ka, ikaw magluto ka, ikaw, may mga ganun. Praise God.
At ang sabi po sa isang pag-aaral, hallelujah, kapag ang anak mo raw hindi mo tinuruan ng maliit pa lang, kinakawawa mo ang iyong anak because not all of the time kasama mo sila. Hallelujah. Are you following, church? Sabi nga ng isang magaling na business, ako kasi nakikinig ako ngayon sa mga coach ng business. Ang sabi ng magaling na business, sabi niya, praise God, maganda ang pagkasabi niya eh. Ang pagpapagawa sa anak, inutusan mo maghugas ng plato, inutusan mo maglampaso, inutusan mo maglinis ng bahay, hindi yan parusa. Ang sabi ko doon, iyon ay pagtuturo sa kanila para sa kanilang kinabukasan. Dagdag pa ako ni Ed Lapis. Sino mga binata dito at dalaga? Dito lang. Dito. Sino mga binata at dalaga? Huwag na huwag kayong magpapaligaw at manliligaw na tamad. Kasi, ang sabi po ni Ed Lapis, mga kapatid, ang mga tamad, wala silang future, kundi mahirap na buhay. Amen? Kaya hindi mo masisiyawan kung sino mga naligaw dati na maharap magulang agad. Ako naranasan ko yung manligaw eh. Hindi yung nililigawan ang inihaharap sa akin, yung magulang ang umaharap. Tanong sa akin, may bahay ka na ba? May trabaho ka ba? Mapapakain mo ba yung anak ko? Mabubuhay mo ba yung anak ko? Magulang ang umaharap. Tama? Kasi ang magulang, ang iniisip nila, security ng kanilang anak. Kasi kung anak nila na, anak nila, papaghikahusin lang, gugutumin lang, awag mo nang ligawan yung aking anak. Ganun po ang mga magulang. Tama ba, Sister John? Praise God. Kaya pag kumatok ka noon, kasi paliligaw, hindi chat, wala sa chat. Hindi yung mag-chintetes lang, oh, tayo na. Hindi ganon. Mga kapatid, sa probinsya, pag nanligaw ka, magsisipag ka ng kahoy for 3 years. Mag-iigib ka ng tubig for 3 years. Kasi sa 3 years na yung kikilalanin ka. Tama ba? Kung pwede ka maging asawa ng kanilang anak, hindi ito, hallelujah, hindi mo baka nakilala kung patungan niya, palalamunin lang niya. Tapos ikaw, mahal kita. Diyos ko, Marina. Marino. Amen! Parapakan natin ang Diyos. Church, minsan, ito po yung nagiging ano natin. Dapat po natin ito. Kasi yung distress, sabi ng Bible, you who are so distressed and afflicted by granting you relief and rest along with us, your fellow sufferers. Matindi yan, no? Kasamang naghihirap with the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels in a flame of fire. Kaya, tingin kayo mga kapatid, Psalms 94, 12 and 13, mapalad ang tao na iyong pinaparusahan. By the way, hindi pinapalang parusa dyan. Didirektahin ka na po. O, Panginoon, at tinuturuan mo ng iyong kautusan. Parang iliteral natin, yung pinaparusahan dyan, yung tinatamaan. Mapalad ang tao na tinatamaan ng salita ng Diyos. Tinuturuan ng kautusan upang iyong mabigyan ng kapahingahan sa mga kaarawan na kasakunaan hanggang sa mahukay, sa hukay na ukol sa masama. Alam niyo po yung mga tao na nakukorek ng Word of God, inilalayo mo lang sila saan? Sa kaarawan ng kasakunaan. Kasi tingin kayo, kung pakikigan niyo lang naman si Pastor Lito, hindi naman ako makikinabang eh. Praise the Lord. Kayo po ang makikinabang. At sabi niyo, blessed, happy, fortunate to be in faith is the man whom you discipline. Yan na. And instruct, O Lord, and teach out of your law.
that you may give him power to keep himself calm in the days of adversity until the inevitable pit of corruption is dug for the wicked. Kaya, maganda po ang magkaunawaan tayo. Ang isang anak na tinuruan, actually mga kapatid ko, bakit ako hindi lumaki? Sa amin kasi, di ba narinig ko ng testimony ko, ako sa aming pamilya, teacher ko ako. Yung dalawang galon na yan, sumasabi pa yung pagka binibigbig ko, galing sa ilog, aahong ka, pupunuin mo ang tatlong tapayan, ang isang tapayan, anim na galon mo yan. Pupunuin mo, umaga, mag-iigib, hapon, mag-iigib. Kaya hindi na ako lumaki sa kaiigib eh. Bakit? 5 years old. Responsible kami. Hallelujah, ngayon na mga dadalaging kingnan, Diyos ko, ang nanay, naglalaba, nagtatrabaho, ang anak, nagsiselpo. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, sa aming panahon, hindi pwede na may ginagawang nanay mo, ikaw pa upo-upo ka lang. Tama ba dyan? Tama ba dyan? Hindi pwede. Hindi pwede. Praise God. In fact, si nanay, magkukunwari na yan, ahawak ng walis. Pag nakita na, hindi kami nanay. Ganun po yung mga upbringing dati. May tao pa kaya akong kausap, parang ayaw nila. Ngayon, if you will take that advice, inilalayo mo ang anak mo sa pagdating ng future. Kawawa ang anak na walang alam. Kaya nga sa mga mag-aasawa, sino ang mag-aasawa sa inyo? Sa mga mag-aasawa, tiyakin mo na bago ka mag-asawa, alam mo ang lahat ng trabaho. Amen? Praise God. Si Mika, mag-aasawa na yan. Tama? So, kailangan alamin niya ang maglaba, alamin niya ang mamalansya, alamin niya ang magluto, alamin niya ang maglinis ng bahay. Para pag nag-asawang adjustment, alam niyo kung saan, ugali na lang. Alam niyo po, praise God, ako nag-asawa, kita niyo po, huwag kayong magagalit, ano, yung aking napangasawa, sobrang pamper. Bakit? Ang katuwiran ng mama niya, sabi niya, nagtratrabaho na yan eh. Eh bakit papagawain pa namin ang trabaho sa bahay? Kaya nung mag-asawa kami, praise God, hallelujah, ni magluto, hindi marunong. Pinagplansya ko ng aking baro, ng aking pantalon. Yung mga set yung pantalon ko eh. Alam niyo po ba, nagmamadali na ako sa puras, hindi bumababa. Sabi ko, asan na yung plansya ko na ako, mga kapatid, lumubog ang plansya na tuloy. Kaya hindi siya makapabababa, kasi ang totoo, hindi siya marunong mamalansya. Nasunod yung pantalon ko. Tama? Magluluto ng kanin, sunog. Praise God. Magluluto ng itlog, sunog. Puro sunog. Bakit? Hindi pinag-aralan nung maliit pa siya ang tamang gawain sa bahay. Amen? Kaya kayo, mga binata, mga dalaga, pag nagliligawan kayo ang tanong, alam mo na ba ang lahat? Amen? Alam mo ba na ba maglaba? Alam mo na ba ang lahat? Praise the Lord. Amen? Palapakan natin si Jesus. Kaya, salita ng Diyos. Sabi mo lang sa Psalms 116:7, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko sapagkat ginawang ka ng Panginoon ng mabuti. Sabi niya, mga kapatid, return to your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. Alam niyo po, mga kapatid, kung bakit tayo makakapagpahinga, God will do something good sa buhay natin. Amen? Amen? Hindi ka makakapagpahinga kung hindi. Kaya halimbawa, makakapagpahinga ka sa isipin kapag trinubay ni Lord ang ating pangangailangan. Amen? Hallelujah. So attribute number one, i-acronym po natin ang LAWS. L-A-W-S. Number one, we'll find rest in learning with Jesus. Dapat,
Mag-aral tayo kasama ni Jesus. Basa tayo, mga kapatid. Sabi ng Matthew 11:29-30, pasanin ninyo ang aking pamatong at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatong at magaan ang aking pasan. Take my yoke upon you and learn of me. For I am gentle, meek and humble, lowly in heart, and you will find rest, relief and ease and refreshment and recreation and blessed quiet for your soul. For my yoke is wholesome, useful, good, not harsh, hard, sharp or pressing, but comfortable, gracious and pleasant, and my burden is light and easy to be borne. So sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Kaya, kung mayroon tayong i-imitate sa buhay, si Jesus. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, learn from Jesus. Nabasa niyo na po ba ang Hebrew? Nasabi po ng Book of Hebrew, Jesus was tempted in every way. Tinukso siya sa bisyo, tinukso rin siya ng babae. Praise God. Pag sinabing every temptation, lahat ng tukso naranasan ni Jesus. Pero ang sabi ng Hebrew, he did not sin. Hindi siya nagkasala. Tingin kayo, karamihan ko ang inyong tenga. Para kayo magtagumpay, tingin kayo mga kapatid, para kayo magtagumpay sa buhay, lagi niyong itanong, kung ako sa Jesus, gagawin ko ba ang bagay na ito? Amen? Nagligaw ka sa isang dalaga, may balak kang lukuhin. Itatanong mo lang sa sarili mo, kung ako si Jesus, lulukuhin ko ba ang isang babae? Kung ang sagot mo si Jesus, hindi ganyan. Tama? Di ba natatanda niyo dati marami nagtawanan ang mga nanay na mabunganga, sasabihin lang ng anak, Ma, ima kanya ni Jesus. Praise God. Hindi ganyan si Jesus. Amen? Are you a church? Sino mga Kristiyano dito? Praise God. Hallelujah. Pagpasaway ang mga musicians, ang sasabihin ko lang, hindi ganyan si Jesus. Pag pumasok ako na mainit ang ulo ko, sabihin niyo rin, hindi ganyan si Jesus. Amen. Balance tayo, hindi lang kayo ang dapat. Praise God. Kung buli ko magbayo kayo, ako din, dapat magbago, tama? Sama-sama tayo magbago. Bagong taon, bagong buhay. Amen. Hallelujah. Pero bless ako kay Mikaelo, ha, kahapon. Magdudunit daw ng isang pilao, ano? Malabog. Eh dati-dati, nakihintay lang yan ng libre pagkakas. Eh, nabless ako kay Mikaelo kahapon. Sabi niya, pas ako. Ama, hallelujah. Kung saan tumataya na ngayon si Mikaelo? Amen. Praise God. Si Jun naman, sabi niya, Pastor, gusto niya daw outing, magpapabautis mo na raw siya kasi magpapago na siya ng buhay. Hindi na siya manluluko ng mga babae. Magiging mabait na siya. Hallelujah. Pero, Rod, kahit ano man ang nangyari, andyan si Lord, hindi ka iniwan. Sampung Jun man ang mawala sa'yo. Kapangit ba yung Jun? Sampung man junior ang mawala sa'yo, si Lord, hindi ka iiwanan, Lord. Palapakan natin si Lord. Amen. Ang dapat mo lang ipagpasalamat kay Junior, kay Dennis Junior, na dala ka sa Panginoon. Kahit ganyan niya, may nagawa namang matino kahit pa paano. Hallelujah. John, I love you. Palapakan natin si Jesus. Amen. Kaya mga kapatid,
kapatid, ang sabi ng Bible, learn from Jesus. Alam niyo mo, alamin mo si Jesus, mga kapatid, alamin mo pag may problema si Jesus, pag may sitwasyon si Jesus, kamlang hindi siya nagpapanik. Di ba yung mga alagad? Sabi niya, Lord, don't you care that we are about to die? Mamamatay na kami. E si Jesus, nakatulog lang sa dulo ng bangkay. Kaya kayo, Sister Joy, pag may problema kayo, matulog kayo. Pastor Lito, pag marami kang isipin, matulog ka. Amen. Kasi ang iba, marami na mga problema, hindi pa matutulog. Itulugan mo yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag may problema kayo, ikain nyo lang. Kaya pag nananaba ang isang tao, ang sasabi mo lang, mukhang may pinagdadaan ng kasis. Hallelujah. Amen. Kain lang po natin yan. Manalagpasan natin. Kaya si Jesus, hindi siya nagpapalit. Kaya learn from Jesus. If Jesus, in facing storm, hindi nagpanik, ganun din tayo, sister. Hallelujah, huwag tayo magpanik. Pagbama ni Jesus, tumahimik ang dagat. Ganun tayo, malalagpasan din natin. Mayroon ba kayong problema? 30 years ago na hindi pa nasol? Wala. Lahat natin nasol. So, ibig sabihin, yung kara, yung pinagdadaanan mo ngayon, masusol mo rin yan. Amen? Kaya, mabuhay tayo ng normal. Palapakan natin si Jesus. Amen! Pangalawa, ano pang gagawin natin? Well, find rest in abiding with Jesus. Ikalagawa ni King Ginoo. Well, find rest in abiding with Jesus. Basa tayo. Anong sabi ng Bible? Exodus. At kanyang sinabi, si Moses, ng Panginoon pala, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapayapaan. At sinabi niya sa kanya ni Moses, kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. In English, anong sabi niya? Sige, next. And the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you rest. And Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us out from here. Matindi si Moses, kung hindi mo ko sasamahan, Lord, huwag mo na kami pasampahin dyan sa promise land na yan. Kasi what matter to Moses is the presence of God. Amen? Amen. Sabi mo, abay. Amen? Ano man ang mangyari, huwag tayong mawawala sa Panginoon. Amen? Nagkipintuhan kami kahapon kay Sister Joy. Alam niyo po ba, nag-Christmas party kami. Sino lang ba yung mga active nun? Si Marino. Ako. Si Vic. Si Archie. At saka si Michelle. Apat kaming hali. Siyempre, may usapan, may plano. Kailangan Christmas party para ma-implement. Hallelujah. Sa baba, kaila Sister Joy, bago mag-alas 9 sa araw lang, pinto, wala na sila lahat. Ganun sila. Umaalis sila. Sabi mo, sige, ituloy natin ang Christmas party. Bumili ako na lang ng pansin. Sabi nga ng Bible, ang mga imbitahan, ang kanya-kanya ng dahilan, sabi niya, imbitahan mo yung mga nasa mga panugod na inimbitahan namin ang tagawangan ng punuan church. Hallelujah. Nangaral ako, kailangan natin ang kaligtasan. At si Jesus ang kaligtasan. At dapat si Jesus paglingkuran. Palakpakan sila, ingin sila. Pinatanggap po sila. At hindi lang tinanggap si Lord. Tinanggap din ang mga regalo. Si Michelle, ang prayer niya, makabulot ng rice cooker, makabulot ng ganyan. Hindi binigay. Alam ko saan binigay? Tagaabangan. May sako-sakong bigas. Hallelujah. I-expect kami next Sunday. Wow, ang daming umatin. Mapapalitan naman yun ng wala. Praise God. Sabi ko, maraming umatin. I-expect kami nung Sunday. After next Sunday, apat na naman kami. Sabi ko, asan? Inuha lang pala. Ito ang ating Christmas party sa lahat lang ng umatin. Amen? Praise God. Sa lahat ng mga umatin, basta nag-attend. Huwag na po tayo, hindi pa umatin, huwag muna. Kasi baka marami pa naman tayong ipaparapol, marami tayong pabamigay. Praise God. Kasi nag-sponsor na po yung Rapid Aid. Hallelujah.
Pumayag na po. So, ano man ang kanilang pwedeng parapon. Tinitignan ko yung sabi nila na magparapon tayo ng cellphone para i-grant ng Panginoon sa mga walang cellphone, they praise the Lord. Amen? Masabi mo nga ulit sa katabi mo, manatili ka lang kay Lord. Amen? Praise God. Sabi mo nga, manatili ka lang kay Lord. Yan ang sikreto para makapagpahinga tayo. Manatili tayo sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, we are about to be done. Hallelujah. We'll find rest in walking with Jesus. Jeremiah 6:16, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang dating landas kung saan nandun ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Yung mga Israelites yun. Thus says the Lord, stand by the roads and look and ask for the eternal paths where the good old way is. Then walk in it and you will find rest for your souls. But they said, we will not walk. Hindi. Yung mga Israelita, matigas talaga ulo eh. Sabi niya, hindi kami lalakad doon. Pero sabi ng Bible, pag lumakad ka doon sa mabuting daan, you will find rest. Amen? Isang palakpak sa Panginoon ulit. Lakad ka sa tama. Tingin kayo sa akin, hiramin ko lang po sa inyo. Ang samahan ng tao, yung tao, makakatulong sa iyo at mapapabuti ka. Amen? Praise the Lord. Huwag kang sasama sa mga tao na magdadala sa iyo sa kasamaan, magdadala sa iyo sa mga kapahamakan. Praise God. Amen. Yung pagsabado, tara, buyag tayo. Praise the Lord. Kaya pagdating tuloy dito sa church, parang mga manok, may kanya-kanyang hanap na sulok para makatulog. Hallelujah. Amen. Kaya sabi ni Pastor Noel, sabi niya, bless ako sa inyong ano, sa inyong church. Kaka bakit pas? Anointed to praise and worship. Anointed daw, praise God. Pinanood ko na, curious ako. Anointed talaga, sumasayo silang dalawa. Pero, hallelujah. Tapos sabi niya, yung mga kabataan mo, nananalangin na kayo ko sila talagang nag-pray-pray. Hallelujah. Nag-i-intercede. Kaya gusto na naman bumalik ni Pastor Noel. Pero pagbigyan natin, mga kapatid. Amen? So again, kapag piliin natin ang tao, lumakad tayo sa tamang daan. Sabi mo, lakad ka sa tama. Praise God. Hallelujah. Tulad kaya, nandito si GM. Si GM, nung last na Pasko, hindi ko na bigyan eh. Kasi hindi nag-a-attend eh. Hindi ko binigyan yan. Nung last, kahit inaanak ko yan, hindi ko binigyan yan. Kasi hindi nag-a-attend eh. Eh ngayon, sabi ko, kasama niyang kanyang kaibigan. O di ang kaibigan niya blessed kasi ang kanyang nasamahan ng kaibigan Christian, nadala tuloy siya kay Lord. Tama? Eh kung si GM, ano yan? Agit yan. At sinamahan ng kanyang kaibigan, tuturuan niyan paano sumingot. Praise God. Hallelujah. Kaya, piliin niyo ang mga tao na makakatulong sa inyo sa maayos na buhay. Amen? Amen. Praise God. Don't go with people na magdadala sa inyo ng kasamaan. Kaya, bless yung kaibigan niya na kasi dinala mo siya kay Lord, diba GM? Praise God. Isang magandang regalo na inaibigay mo sa kanya. Kasi ako po, mga kapatid, naandyan ako ang kanya kahapon. Kasama pala dyan mag-upload sa kanila. Libre kape, libre tangalian, libre merienda, libre pansit. Libre lahat. Sabi ko, parang araw-araw gusto ko mag-upload. Hallelujah. Pati hapunan, libre. Sabi ko, okay, hala ko. So ngayon, nakita ko sila GM. Kapo, mukhang mabait yung kasama niya. Sabi ko, isama ko bukas. Eh, sinama, palapakan natin. Praise God. Bro, hindi ka lang kamali ng kaibigan.
Yan ang mga tunay na kaibigan yung dadaling ka sa Panginoon. Amen? May tao pa po ba? Amen! Siya na ba? Siya na ba? Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, again, ang Diyos ay mabuti sa atin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, walk in a righteous path. Lakad tayo sa tama na daanan. At ito, tama na po yan. Amen? Praise the Lord. Last na po tayo. And then last, attribute number 4, we'll find rest in serving with Jesus. Masarap maglingkod kay Lord kahit may problema. Amen? Masa tayo. Anong sabi ng Bible? At mangyayari sa araw na bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa iyong kapanglawa at sa iyong kapagabagan at sa may bibigyan ng paglilingkod na ipinaglilingkod sa inyo. Ito po ay propesiya doon sa pamilya niya, doon sa mga Huda at Israelites. In English, basa tayo. Sabi niya, when the Lord has given you rest from your sorrow and pain and from your trouble and unrest and from the hard service with which you were made to serve. Ngayon, kung naalipin ang mga Israelita, of course, maglilingkod sila sa Panginoon. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, masarap maglingkod kay Lord. Amen? Kaya kung ano man ang talent natin, ipagamit natin yung ating mga talento. Amen? Praise God. So again, rested tayo pagka nasa Panginoon tayo. Bakit? Entitled ka sa blessing ni Lord kapag naglilingkod ka sa Kanya. Amen? Sino po sa inyo nag-pre-pray? Lima lang. Sino po ang nag-pre-pray? Isang sasabi mo kay Lord, sasabi mo, Lord, i-bless mo ako, naglilingkod ako sa iyo. Pwede mong i-demand. Ako ba, di ba? Yung ulit-ulit kong pinapangaral, hindi ako nakakalakad. Dinimand ko talaga si Lord. Ang sabi mo kay Lord, lingkod mo ako, pastor mo ako, anak mo pa ako, Lord, nananampalataya ako, may karapatan akong gumaling. Kaya pinagaling ako ng Panginoon. Amen? Kaya si Archie, dapat ganyan din ang kanya. Lord, nung si pastor iniwan, ako ang pinagtsagaan magtita. Praise the Lord. Pagalingin mo ako. Amen? Nakakaano din si Archie. Kasi si Archie, na-accidente din sa motor. Pero mas malakas-lakas lang ako kay Lord eh. Hallelujah. Hanggang ngayon, nakasaklay pa yata. Nagkahihingi ng dalaw. Kaya minsan dalaw naman tayo. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Dalawin natin minsan para naman masiyahan. Magdala tayo ng something na pwede natin dalhin. Hallelujah. Siguro ang dali natin ay cash na lang para kung ano gusto niya pilihin, pagbibili niya. Sama po natin ang acronym ng LOS. We'll find rest in learning with Jesus. We'll find rest in abiding with Jesus. And we'll find rest in walking with Jesus. And we'll find rest in serving with Jesus. And that is the acronym of LOS. And last, Matthew 11:23, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagod. Sino na ba ang pagod? At nangabibigatang lubha at kayo'y aking papahingahin. Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease, ang ibig sabihin ng rest, I will ease. Ease means iipsan. And relief, pagiging hawain. And refresh, pasasariwain ang iyong kaluluwa. Kaya sabi ng Bible, come all. Sabi mo nga sa katabi mo, all. Last slide, He will give rest the overloaded. Ibigyan ng Lord ng kapahingahan
Sino po overloaded? Sino bang sobra ng daming karga? Hallelujah. He will give rest the overburden. Yung bigat na ang over-fatigue. Hallelujah. And He will give rest the over-tired. Yung mga una yan, mga over-over na yan. Hallelujah. Sabi ng Bible, come to me and I will give you rest. Alam niyo po, masarap umiyak kay Lord. Kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, bigat na bigat ka man sa buhay, iiyak mo lang sa Panginoon. Sige, tawagin natin ang mga musisya, sawitin natin yung inawit natin kanina. Hallelujah.